Hi everyone, welcome back to my channel, and again this is Christine. And if you are new here, please subscribe if you're not yet subscribed. Of course, if you are a returnee in my channel, maraming salamat because you've always been so supportive. And for today's video, may bago tayong pag-uusapan. As you can see in our title, we're going to talk about time or oras, right? Pag-usapan natin yung oras mo sa jowa mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Pati yung oras sa asawa, I think pasok dito, no? So, if you're ready for that, and if you're excited for it, at kung hindi ka excited, magpanggap ka naman, please. Please stand by, cause coming up. Yung oras, no? Ikaw ba masasabi mo na enough yung time na naibibigay mo sa partner mo, sa jowa mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, or however you call your partner, right? Well, I think okay lang naman siguro na hindi tayo madalas nakakapag-update sa ating mga loved ones, right? Imagine your boyfriend or your girlfriend. Hindi naman all the time naman makakapag-update tayo. Of course, you have work, you have your business, you have your things that you have to attend, di ba? There are a lot of distractions or a lot of priorities. Kaya, understood na not most of the time, hindi talaga tayo makakapag-text, makakatawag, makaka-chat, right? Pero alam mo yun, pa kahit ganun, you have to make sure that you can check up with your boyfriend or with your girlfriend during the day man lang. Kahit sa gabi, at the end of the day, you must be able to check him. Oh, kamusta ka? Kamusta yung trabaho mo? Kamusta yung araw mo? Kamusta sa bahay mo? No? Kamusta kayo ng mama mo? Kamusta kayo ng whatever that you have to kamusta? Kamustahin mo, no? Maybe nagkaroon niya ng rough day, ng bad day, or it was a good day that she should share to you, di ba? Eh, if we don't have the time to do that, then, di ba, paano natin malalaman? Minsan kailangan nating kulitin, minsan kailangan nating tanungin, kasi our partner was thinking or our partner is thinking, please ito, ayoko siyang kulitin, ayoko siyang abalahin, baka pag nag-share ako sa kanya, di ba? So minsan may mga ganun. So ikaw yung busy, try to do it. Alam mo yun, na kahit sa sobrang dami ng priorities natin, kahit sa sobrang dami ng pinagkakabisihan natin, huwag nating kakalimutan na at the end of the day, may taong naghihintay sa atin para, alam mo yun, konting lambing mo lang, konting kamusta mo lang, okay na. Right? Kasi nga, we should be reminded pa rin na, you know, we are in a commitment. Diba? Kung umiiwas ka na lang sa kwentuhan, diba? Kasi alam mo yung jowa mo, masyadong madrama, masyadong maimot, masyadong maraming kinukwento, right? Kung umiiwas ka na lang sa mga ganun, puro ka na lang good morning, good night, okay, matutulog na ako, wala ka man lang pagtanong, wala ka man lang pa how are you dyan, diba? I think it's just ritual. Or nagiging routine na lang. Ingat ka, kain ka, wala man lang pagtanong, diba? Malay mo yung jowa mo, natanggal na pala sa trabaho, di mo pa alam. Diba? Yung mga ganong effect, diba? Pagka ganun kasi, pinapakita mo na lang sa kanya that you are there, that you are existing. Pero ang problema, that is okay, no? Pero ang problema kasi dun, oo, pinapakita mo nag-exist ka, pinapakita mo nandyan ka, pero hindi mo pinaparamdam na nandito ako para sa'yo, diba? Hindi niya nararamdaman yun. You know, I just realize, no, ito ano lang to, as experience ko lang to, kung hindi kayo agree, bahala kayo. Kapag yung lalaki yung nawala ng interest, ng gana sa mga ganung klaseng pagtuhay, o kamusta na yung araw mo, kasi di ba pag manibigo pa lang, masyadong makulit yan, o ano nangyari, o kamusta ka na, ganyan, o kamusta yung work mo, kamusta yung ganto ganyan, di ba, anong kinain mo, mga ganun. Pero pag tumagal-tagal na, right, di ba, nawawalan sila ng gana. Pag yung lalaki nawala ng gana ng ganyan, parang hindi ka tinatanong, kamusta yung araw mo, puro good morning, kain ka na, good night, puro ganun na lang, it means there is something wrong. Hindi na yan normal. Hindi ko sinasabing ng jojowa yung jowa mo ng iba, ng babae. Wala ko sinabi ganun. Sabi ko lang, there's something wrong with it. It's not normal anymore. Lalo na kung matagal na yung nangyayari paulit-ulit. And then, nasanay ka na lang doon sa ganung klaseng style ninyo or sa ganung klaseng routine.
ako ha, ako kasi personally, ako kasi ang love language ko talaga is quality time. So, I am very, very careful and I'm very attentive sa oras talaga. Sobra. So, alam mo yun, kahit na sobrang pagod ako, I make sure that I have time to ask, oh, kamusta ka? How do you feel today? Ang nararamdaman mo? Kumain ka na ba? Malungkot ka ba? Masaya ka ba? Gutom ka ba? Yung mga ganun akong mga effect. Huwag masasabihin na wala kang time, yung mga musta. If you don't have time, you should make time. Man lang yung sabihin mo at the end of the day, if you're really, really tired, at kung wala ka na talaga sa mood makipagkwentuhan at makipag-alambingan, then you just say, alam mo, sobrang pagod ko ngayon, di ba? Pero kahit na sobrang pagod ko, kahit na patulog na ako, kahit na makakatulog na ako, shoutout sa lahat na nakakatulog dyan, no? Shoutout sa lahat ng tinutulugan yung jowa nila dyan, no? Sa lahat ng ganun. Tinisabihin mo na kahit ganito, na I'm very, very tired, huwag mong kakalimutan na mahal kita. Yee! Gusto ng mga babae yan, mga ganyan. Huwag mong kakalimutan that I'm just here for you. Kung may mangyari mang malungkot sa araw mo, huwag kang mag-hesitate na mag-share sa akin kahit na sobrang busy ko, kahit hindi ko man matanong. You have to remind her that you are okay para alam niyang okay kayo. Alam mo yun? It's very important to let your partner know na wala kayong problema, na okay ka sa kanya, para hindi niya pag-isipan na there's something wrong with you, with your relationship. Let us remember na whenever you're in a relationship, you are in a commitment. And when you are in a commitment, you have responsibilities. Nangyayari kasi minsan, no, sa isang relationship, ayaw natin ang commitment or nakakalimutan natin yung commitment. Gusto lang natin yung may kapalitan ka ng I love you, may ka-I love you man ka, may ka-I miss you man ka, no? Yung ganon. Pero yung mga responsibilities natin, yung commitment natin, no, nakakalimutan natin. Ayaw natin. Sana kung gaano tayo ka-responsible sa ating mga trabaho, kung gaano natin kamahal yung ating mga trabaho, yung ating mga business, no, yung ating pinagkakaabalahan dyan, whatever it is, maging ganun din tayong ka-responsible sa commitment natin sa relationships na pinasok natin. Kasi you know, yung pera, pwede naman natin kita ipalitin. Pero yung taong mahal mo, pag yan ang nawala, maaaring hindi mo na siya makita. Maaari. Hindi mo na siya maibalik. Tama? Diba sa totoo lang, kaya naman tayo nagtatrabaho para sa mga loved ones natin? Para sa asawa mo, para sa mga anak mo, para sa girlfriend mo. Bakit ka ba nagtatrabaho? Para makaipon, diba? Para sa mga pangarap nyo, para sa mga goals nyo, para sa business nyo. But then, if you are just spending your time, most of your time dyan, puro yan na lang yung inaatupang mo, no? Aanhin mo pa yung pera mo, aanhin mo pa yung ipon mo, aanhin mo pa yung mga pangarap na yan. Kung pag-uwi mo ng bahay, wala na yung taong mahal mo. Diba? Hindi naman sa namimili tayo between love and career, no? But you know, we have to be responsible in both ways. Yun lang yun. Mapalalaki ka man or mapababae ka man, no? Both of you, both of us, kailangan nating mag-exert ng extra effort sa time, sa quality time sa ating mga partner. Huwag mong hahayaang kainin ang trabaho mo or kainin ang career mo yung oras mo para sa kanila. Or yung time na dapat na ibinibigay mo na sa taong to, pero puro ka pa rin work, no? Again, because we are in a commitment, don't forget that. And it's your responsibility to give her or to give him a quality time. Because you love her. Because you love him. Diba? Oh, sabi nga natin, there is time for everything. So that's all for the simple kwentuhan about oras, no? So yun lang naman ang may share ko sa inyo. So what about you guys? If you have insights, if you have things to say about quality time, about oras na ibinibigay natin sa ating mga partner, comment down below. And if you have any suggestions, please comment down below also. And as I end, I'm gonna leave you this verse, Ecclesiastes 3:1-8. There is time for everything. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. So, balance, balance lang, guys. Okay? So, again, if you are not yet subscribed, please do so. At huwag mong kakalimutan
i-hit ang bell button para ikaw ay updated sa mga next pa nating kwentuhan. So that's it for now. Maraming salamat. Again, God bless you and see you again sa susunod kong video. Bye!